Hi, classmate. So ngayon, pag-usapan naman natin kung paano tayo magkakabit ng ilaw sa CR. So andito tayo ngayon sa loob ng CR. Meron tayo nabiling bagong design ng LED. Kaso ang problema, kailangan ko pang gumamit ng junction box. At least kulay puti dapat para bumagay dun sa ceiling. Since wala pa akong gamit para ilikit ako, kasi bagong klase lang ito eh. So iniisip ko na kailangan gumamit pa ako ng junction box or box na plastic na nabibili sa mga hardware sa Wilco, no, sa hardware store. Pasamantala, gagamit muna tayo ng lumang bukilya. Ito, luma na to. Pero magandang klase to kasi, although medyo madumi kasi luma na, gumagamit lang siya ng dalawang screw, then isusuot mo yung dalawang wire. Yung wire na nasa taas na yon, yun, yung dalawang nakalawit na yon, and then saka mo siya i-screw. So, padadaanin dito yung wire, wire ito yung ceiling, dadaan dito yung wire, tapos saka i-screw natin dito. Okay, gawin na natin. So ngayon mga classmate, magkakabit naman tayo ng ating exhaust fan. Natapos na tayo magkabit yung ating ilaw. Yung ating bukilya. Ngayon, kakapit naman natin yung ating exhaust fan. So, yung technique na gagamitin natin sa paglalagay natin ng exhaust fan. Since yung exhaust fan is electric fan din naman siya. Ordinaryo electric fan. Kaso, ang design niya, pahigo. Para higupin niya yung mga methane gas dito, yung init dito sa loob ng CR. Para mailabas dun sa kisame. So, ang technique natin, gagamit tayo ng plug. Usually kasi, ang ginagawa, yung dalawang wire na to, direkta na siyang ikukonekta dun sa wire dun sa taas. Since wala naman akong tagahawak, akong solo-solo lang naman to, para mabilis natin siyang ma-i-connect sa kuryente, una, gagawa muna tayo ng plug. Yan, disaksak siya. Yun din naman kasi yun eh. And then, yung dalawang wire sa taas, nung butas, kakabitan natin ng ating socket. So, isusuot lang siya dito sa left, tsaka dito sa right na socket. So, ang mangyayari, mag-meet yung kuryente, pag in-on natin yung connection dito, mag-meet yung kuryente,
and then itong exhaust fan. Ayan. Tsaka isa pang advantage ng diplug, once na gusto mong linisin na yung exhaust fan, ba, masyado na siyang marumi o barado o may patay na daga or gusto mo na magpalit ng bago, madali na siyang i-disconnect. Napaka-friendly niya. So, bubunutin mo lang siya. Unlike nung naka-direkta to, doon sa wire, sa taas, puputulin pa to. Samantalang ito, kung meron siyang plug, plug in lang. Ayan, bibunot. Okay, tapos kami natin.
I mean, ito na yung ating finished product. Inon na natin. Pag inon natin, sabihin na umiikot yun. So, nilagay ko lang classmate yung takip para medyo magandang tingnan. Okay, thank you.